Tayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagpukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay mapagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito at bisang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita. Bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutsyaan, at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang papakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pagalis dito. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at dinarami.
ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangarin magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan, yaman yang katinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang mga kaaway sa paligid, mga taong naghahambog na sa yaman nananalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi kaya ng sinuman ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayarat tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halaga, hawak niya'y hindi sapat upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi ka dapat na matakot, ang tao man ay yumaman, lumago man ng lumago, yaong kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusuob ng papurit nagtagumpay, masasama pa rin siya sa sinumang nangamatay, masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Magsitayo po ang lahat. Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon
At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon, nangaral siya at nagturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ang ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Kusa, na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang tinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo, magsiupo ang lahat. Sa ating unang pagbasa, sinabi po ni Pablo kay Timoteo, ang pag-ibig sa kayamanan ay ang ugat ng lahat ng kasamaan. Pero minsan, nalalagay sa out of context yung salitang ito. Kaya yung iba, hindi na magtatrabaho. Petix-petix na lang, umaasa na lang sa iba at hindi na nagpupursige. Kasi ang dahilan, yung pag-ibig sa pera, ugat ng lahat ng kasamaan yan eh. Hayaan nyo po sa ating pagninilay na tignan natin anong ibig sabihin ni Pablo dito kay Timoteo. Aminin natin, kailangan natin ng pera. Diba? Ano ang ipababayad mo sa kuryente? Lalo na pag dumating na si Judith, anong ipambabayad mo? Pag andyan na ang Judith ng iyong Meralco, tubig, internet. Tatlo na ho ngayon. Dati tubig, ilaw lang. Ngayon, isama mo na yung internet. Ano nga ba namang ipabayad mo kung hindi ka magtatrabaho? Anong kakainin mo? Kung ikay may mga anak na nag-aaral, ano ipabayad mo sa matrikula? Kaya yung iba, nagsasakripisyo at pumupunta sa ibang bansa para magbigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Para makapasok sa isang magandang eskwelahan ang kanilang anak. Nagpupursige sa pagtatrabaho. Ang iba hindi lang yung 8 to 5 na trabaho, may sideline pa. Para lang matustusan ang pangangailangan. Pero maganda mapansin na yung kayamanan natin ay sana'y lingkod natin. Lingkod ang kayamanan na mag-aakay sa atin sa isang maayos na pamumuhay. Hindi yun ang pinapanginoon natin. Kaya sinabi ni Pablo, ang pagmamahal sa pera, ang pagmamahal sa kayamanan ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dito ho pumapasok yung kasakiman. Pagsakim ang isang tao, wala siyang pakialam sa kapwa niya. Pagsakim ang isang tao, ano ginagawa niya? Nilalamangan ang kapwa, inaabuso ang kapwa. Kung ikaw ay may business, para dumami ang kita mo, anong ginagawa? Hindi binibigyan ng benepisyo ang kanyang mga tauhan, hindi pinapasahod ng tama. Yun, kasakiman yun. Kasi iniisip niya, ano to para sa akin? Kailangan mas marami ako makuha. Hindi na nagiging lingkod. Minsan ang iba, isinasantabi at ipinapalit ang Diyos. Lalo na pag araw ng Linggo. Para sa ating mga deboto, mahalaga ang Biyernes, pero wag din natin kakalimutan na mahalaga din sa
buhay Kristiyano natin ang pagsisimba tuwing araw ng Linggo. Kaya yung iba, isinasantabi na lang si Lord, raraket pag Linggo, pero nalilimutan ang pagsisimba. Kung mahalaga talaga ang Diyos sa atin, nagbibigay oras tayo sa Diyos, hindi yung extra time lang natin ang binibigay natin sa Kanya. We give Him our time. Pero di ba sa ating mga Kristiyano, kung buo ang pananalig natin sa Diyos, alam natin na pinapatnubayan tayo lagi ng Diyos. Hindi tayo pababayaan. Pag may kailangan tayo, kung buo ang tiwala natin sa Kanya, hindi ba binibigay ng Diyos yung pangangailangan natin? Hindi naman nagkulang ang Diyos. Minsan pa nga ang Diyos, sobra pa pang magbigay. Yun ay kung may tiwala tayo sa Kanya. Kung buo ang tiwala natin sa Diyos na nagmamahal sa atin, pinapatnubayan niya tayo. Kinakalinga niya tayo. Kahit yung mga pangangailangan natin, ibinibigay ng Diyos. Balikan natin yung mga karanasan din natin. May mga karanasan ba tayo na sa oras na nangangailangan tayo, bila may darating na biyaya? Naranasan natin ang kasagsagan ng pandemic? Yung akala mo, walang-wala ka na, tapos bila may darating na biyaya? At hindi ba nagpapasalamat tayo sa Diyos at mas nadadala tayo sa kung ano talagang importante? Yung panahon sa pamilya, pakikipag-usap sa bawat isa, na value natin yung relationships ng pamilya natin kasi nakakulong ka sa bahay eh. Na value ninyo yung bawat isa. Dinala tayo sa anong mas mahalaga. Tayo din mga Kristiyano, dinala tayo sa anong mas mahalaga. Na ang Diyos ang pumapatnubay lagi sa atin. Huwag tayong mawala ng pag-asa at tiwala sa Diyos. Sabi nga ako sa isang yugto ng Ebanghelyo, sinabi, huwag ka mag-alala. Bakit ka nababahala? Eh ang Diyos nga, pinapakain yung mga ibon. Ikaw pa kaya? Ang Diyos nga dinaramtan ang mga damo kahit malalantayan. Ikaw pa kaya? Tingin mo hindi ka daramtan ng Panginoon? Kaya sabi, kaya huwag kang mabahala. Magtiwala. At tayo din po bilang Kristiyano, alam natin na lagi tayong pinapatnubayan ng Diyos. Kaya huwag mabahala, laging magtiwala. Dahil ang Diyos ang pumapatnubay sa atin. Ang Diyos ang minamahal natin. Ang Diyos ang sinusundan natin. Naalala ko po nung unang taon ko sa seminaryo, meron po kaming binabayaran na monthly doon. No? May board and lodging po kami na binabayaran. At ang nabayaran ko lang ho, isang buwan. Kaya hindi ho ako makakapag midterm exam. Kaya nagdadasal ako, say ko, Lord, wala pa po akong pambayad. Hindi ko alam ho kung saan ko hihilain ito. Tulungan mo ako. Alam ko, papatnubayan mo ako. Alam kong kasama mo ako. Kinabukasan po, nakita ko po yung parish priest ko. Nasa seminaryo siya, may gagawin. At nilapitan ko siya. At kinausap niya ako, sabi niya, kamusta ka naman? Sabi ko, mag-midterm exam na po kami. At ang sabi niya, basta pag may kailangan ka, sabihin mo lang, sakto. Sinabi ko sa kanya,
Father, may utang pa po ako isang buwan at may babayaran pa po ako isang buwan para makapag-exam po ako. Ang sabi niya, mag-aral ka mabuti, ako nang bahala. Pumunta siya sa cashier office, inayos niya ang lahat. Paglabas niya, hawak-hawak na niya yung exam permit ko. O mag-exam ka na. Tunbo ang tiwala natin sa Diyos. Papatnubayan tayo ng Diyos. Kahit kailan, hindi nagkulang ang Diyos ng pagbibigay ng biyaya sa atin. Minsan lang hindi tayo nakokontento. Minsan mas may gusto pa tayo. Pero ang Ebanghelyo ay tinuturuan tayo na maging kontento sa buhay natin at makita paano tayo biniyayaan at pinagpapala ng Diyos parati. Ang taong may tiwala ay hindi pinababayaan ng Diyos. Huwag mabahala, laging magtiwala. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang ating itugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang matulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama namin mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, na
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus sa'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Siluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag ho natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Yes.
Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gib ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.